Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Huwag kong hawakan. Bawal akong manggulo rito, sir. Anong ginawa mo sa anak ko, ha, Nathan? Dinalaw ko. Binayaran ko na rin ang hospital bills niya. Sinungaling ka? Hindi ka na mapupunta dito nang walang dahilan, ha? Anong pinaplano mo, ha? Sabi ko sa'yo, Nathan, na huwag mong gagalawin ang anak ko! Have a nice day, Gary. Hiningi nila sa'yo yun. Ang kapal naman ng mukha nila. Gusto talaga mukha ni Nathan yung MTR 11, Dad, eh. Basta, hindi yun matutuloy. Hindi nila dapat makuha yun. Knowing Nathan, makakagawa yun ng paraan. Pinagtatanggol mo ba? No, Dad, hindi ko siya pinagtatanggol. Sinasabi ko lang, kilala ko kasi siya. Basta, gagawin ko lahat para hindi matuloy yun. Gino, nagawa na nga natin siyang sirain dati. Magagawa pa natin ulit. Yung gusto ko, yung mas malaki. Yung wala na siyang pag-asang makabawi. That Nathan is a very, very bad person. Hindi siya dapat binibigyan ng pagkakataon para makabangon ulit. Oh, what na naman? Meron ka sa akin hindi nabanggit. Ano? Hindi mo sa akin sinabi na binayaran pala ni Nathan yung lahat ng hospital bills ko dito. Amounting to 2.3 million. Yeah. Di ko lang nasabi. Hindi naman importante. Dapat lang naman gawin niya yun, no? Siya nga yung dahilan kung ba't ka nandito, eh. Okay ka lang? Anong iniisip mo? Ikaw. Yung totoo. Si Gina, no? Wala naman akong naiisip na ibang pwede pang isipin ngayon. Paano na yan? Baka hindi natin talaga makuha yung MTR. Hindi natin siya napagsalita. Alam mo ba? Feeling ko, makukuha na natin ang project na MTR 11. Ano? You're welcome. Gino, I mean, curious lang ako. Kasi, chinay ko lahat yun eh. Hindi ko maisip paano mo nagawa yun. Naalala mo ba, Nathan, na nag-outing kayo? Di ba naiwan ako sa office? Pinalitan ko lahat yung mga computer specs. Tapos, sinunog ko yung mga correspondence ng mga inutusan ko. Dinelete ko lahat. All the emails, text messages, files. Pinagplanuhan niyo talaga? Yes, Nathan. Since I was 15 years old. Yung ebidensya, matagal na natin hinahanap. Nanggaling mismo sa bibig ni Gino, wala na siya lusot dito. Wala lang. Parang may mali. Anong mali? Ako ang ginawa na mali. Papanagutin ko lang sila. Mahal, alam mo naman, hindi tinatanggap yan sa korte. Wiretapping yan eh. Oo, pero pwede siyang pagsimulan na isang mas malawaking investigasyon. Yung parating ko yung tingin nahanap ng gabinete ng presidente. Malilinis ko na ang pangalan ko nito. Parang hindi naman okay yun, di ba? Unang-una, sila nagsimula nito. Sila lang pag sa batas. Pinananagot ko lang sila. Ang mga kriminal dapat nakukulong, di ba? Oo nga. Wala lang ay kasi... Parang naghihigante ka na rin eh. Di ba ayaw mo nga yung ginawa nila sa'yo? Eh, parang pag ganyan, hindi ka na rin naiba sa kanila. Ako lang naman yun, ha, Nathan. Alam ko, ikaw pa rin naman ang masusunod. Halika na. Halika.
paglabas ni Kuya. Quiet lang, ha? Baka mainit pa ulo nun. Bakit yung nangyari? Yung tanong ng presidente para sa MTR 11 bidding. Eh, 2 days na lang and he's running out of options. Hirap yan. Teka, kumain na ba si Kuya? Gutom ba yun? Kumain na yun. Busog na yun. Manang, palabas naman yung adobo ni Nanay. Wala naman pala si Kuya eh. Kain tayo. Ano ba si Nanay dyan? Paborito namin yan eh. Dali habang wala si Kuya. Ano? Thank you. Dito may layo sa akin. Manang. Thank you. Akin yung taba. Akin taba? Ang dami ka na niyan ah. Gusto mo pa niyan? Gusto mo nga mo. Ito ko na yun. Kuya! Kuya! Kain po. Akala ko bilog ka, Kuya. Hindi pwede magutom? Hindi, pwede naman. Kuya, gulay. Okay, uyo ko yan, ha. Sige. Pahinga ko niyan. Pahinga ko niyan. Ano yan? Adobo. Ito, ha. Masarap ba? Yeah. Eka. Sarap nito. Sino luto nito? Tubig. Tuloy na ako. Lexi, maga tayo bukas. Time tayo iskusuin. Tulog na kayo. Sabi ko, tubig. Ano balita sa construction sa Golden Shelter? Okay na. Hinihintay na sa center cost mo, pero walang problema. Eh, yung hospital ni Montreal? Maayos na yung home plan. Full swing na rin yung construction. Good. Si Erwin, yung kliyente niya, kamusta yung balita sa buyout? Sir, hindi pa po ako binabalikan eh. Danny, Janice, kasigasigin niyo yung kliyente na yan. Prioritize yung pag-buyout. Good morning, Danny. Good morning, Janice. Good morning. Kilala niyo po ako. Kilala ko kayong lahat. Kami ho pala yung pinadala ni Nathan. Alam namin. And we are not selling. That's the final decision. Sigurado ho ba kayo? Kasi mapapagalitan po kami ni Sir Nathan pag yan po ang sinabi namin. Hindi siya magagalit sa inyo. Sa akin siya magagalit. Yun na nga ho, tita. Hindi ho ba lalong lalala pa ang sitwasyon niyo ni Nathan? Eh, pinagbabati nga ako namin kayo. Ang tagal-tagal ko itong pinaghirapang maayos. Hindi ko ito basta-basta bibitawan. Ma'am, sorry po, question lang po. Bakit niyo ba ito ginagawa? Sigurado hindi naman po ito dahil sa pera. Naalala mo ba, Nathan, na nag-outing kayo? Di ba naiwan ako sa office? Pinalit ako lahat ng computer specs na. Tapos, sinunog ko lahat ng mga correspondence sa mga inutusan ko. Binura ko yung lahat. Emails, text messages, all the files. Yan. Pinagplanuhan niyo talaga. Yes, Nathan. Since I was 15 years old. Salamat. Morning, Nathan. Good morning, Mr. President. Anong balita?
Mamaya na ang deliberation. Bubuksan na mamaya ang mga proposals. Masasama ko na ba yung mga sa inyo? Nathan? Dala mo na ba yung mga ebidensya? Mukhang hindi talaga natin makukuha yung NTR 11. Paano ba yan? Naku, malabo na talaga. Kasi di ba ngayon na yung deadline? I'm sure. Naku, umuusok na naman yung ilong ni Sir Nate. Sigurado yan. Alam, feeling ko hindi. May narinig ako. Ano yun? Ano na naman yan? Share naman. Oo, ikwenta mo sa amin. Ayaw, masyadong juicy. Pilitin niyo pa ako. Sinabi mo pa sa amin. Pilitin niyo ako. Kamusta yung NTR 11? Sorry, sir. Hayaan niyo na may iba pang pagkakataon. Wala kayong dapat ipag-sorry. Dahil pumayag ang presidente ng mga pag-bid tayo. Saan ka nakakuha ng ebidensya? Wala. Hinaya ko pangalan ko, nagbigay ako ng bond na doble sa cost ng project. Diba? Congrats, sir. Galing niyo ang mantagalari kasi. Danny, happy? Saya. Congrats. Okay, tama pa kung Marcia yung dalawa. Pasok tayo ulit sa bidding. Oh tapos, si Sir Nathan daw sa MTR. Ay, naku, may trabaho pa tayo. Oh, sige na, bakla. Oh, sige, tatawagan kita. Oh my God, pasok na tayo. Yan naman diba sinabi ko sa inyo, makuha natin yung project. Iba talaga si Sir Nathan eh. Galing-galing. I'm sure, sobrang determined. Alam mo, makukuha niya talaga lahat ng gusto niya, no? Ang talitalino ng boss natin. Parang exaggerated, oo. Anong pinagsasabi mo? Wala. Ay, alam mo, akit na tayo doon para may party celebration, ano, merienda, diba? Oo, tsaka very mataling hagam. Wala, gutom lang ako. Tara. Sure ka masarap dito, ha? Gutom na gutom ako. Special do. Uwe. Dito? Naku, love. Parang sarado. Hindi. Huh? Liga. Uwa. Huh? Sila yun. Pagkasara ko yan para buksan para sa'yo. Ganyan ka pa, ha? Ito kasi sabi mo, gusto mo magkaroon tayo ng time na ito. Kasama tayo. Break time muna. Gusto mo ba? Okay lang. Sanayin na ako sa ganito, man. Sigad din yung kinuha mo nung sinagot kita. May pag-ganito ka pa talaga, ha? Thank you. Pero, love, ano ba talaga ang okasyon? Baka naman nakakalimutan ko, mansari ba natin? Mansari? Gusto ko lang. Gusto ko lang, sari. Gusto ko lang kasi... Gusto ko bumawi sa'yo. Sa last few months, ang dami nagiging problema. Hindi tayo nakakain ng ganito. Thank you. Cheers. Salamat. Cheers. Cheers, love. Advanced celebration na rin kasi pakaramdam ko makukuha natin yung MTR project. Oh. Hindi ko masaya. Masaya! Masaya kaya ako. Nakikilig ka ba?
Oo na. Eh, hindi mo pa ako tatanong kung paano ko nakuha yung MTR project? Hindi na. Oh. Eh, kasi diskarte mo naman yan eh. Alam ko, pagdating sa negosyo, na alam mo na kung ano yung gagawin mo. Ayoko nang pakialaman pa yung desisyon mo. Ang galing mo kaya, idol kaya kita. Ang pakirandam ko, ito na yun. Tuloy-tuloy na to. Swerte ko kasi nandiyan ka. Ako talaga, swerte. Lucky charm. Parang bangwa yung charm. Hindi, mukha kang lucky charm. Eh, alam mo. Napakagandang lucky charm. Very good. Huwag mo kong hiwala yan, ha? Mamalasing ka talaga. Kasi sabi ko sa'yo, Nathan, kapistrano, ha? What is this? Sa'yo tayo. Ito na ako, pero sige na nga. That was a heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Ka ba nanghihinayang? Sorry, ate, pero mahigit isang dekada din yun. Dapat nga magpasalamat ako na meron nung time na may Sir Nathan na nagpapakilig sa akin, na meron akong mahal na Sir Nathan. Kasi kung hindi naman ako kinilig sa kanya everyday, baka kung saan ako umanap ng kilig. Tapos, baka mapariwaraan na naman ako. Di ba sumagi sa isip mo, ate, na nasayang? Sana sa iba ka na lang tumingin. Sumagi, siyempre. Pero nung panahon na yun, sa kanya lang talaga ako nakatingin eh. Na hindi ko tuloy nakita na meron palang isang tao na nandyan, na handang gawin lahat para sa'yo. Na yung hinahanap mong selflessness, yung loyalty, sa likod ng mga pagpapatawa niya, totoong siya pala yung taong hinahanap mo para sa sarili mo. Alam mo yun, AJ, na nagpapasalamat na lang ako na hindi pa uli ang lahat. Na nandiyan pa rin siya. Dad, can you please sit down? Kanina ka pa palakad-lakad, nakakahilo. Eh, hindi ako mapakali. I know that Nathan is up to something. What do you mean? Hindi ko lang mapinpoint. Una, bakit siya nagpunta rito para kumbinsihin kang aminin ang mga kasalanan natin? Eh, alam naman niyang hindi ka papayag. Lalo na ako. Over my dead body. It doesn't make sense. Pangalawa, cool na cool siyang lumabas dito. Samantalang ako, galit na sa kanya, pero siya pangiti-ngiti lang. Hindi naman ganyan si Nathan. Usually, nag-iinit ang ulo niya dahil wala siyang napala sa'yo. Meron nangyayari. Telling you, ha? Something's happening. Hindi natin alam. Ano yun, Dad? I will find out. I will investigate. Ayan ka na naman. Aida, good evening. Kikibalita lang ako. Yes, sir. Tungkol po saan? Kay Nathan. Ano ba ang pinakakabalaan niyo ngayon? Bakit kami lobo? Ah, galing po sa celebration. Nakapasok po kami sa bidding for MTR 11. Paano nangyari yun? Di ba may hinihingi ebidensya ang presidente? Alam mo naman siguro kung ano yun. Opo, yung pag-amin po dun sa pagsabotahe ni Sir Gino sa MTR-10,
nabigay na po ata. Posible. Una, hindi naman niya nakumbinsi si Gino magsalita. Pangalawa, hindi naman umaalis si Gino ng ospital. O, paano nangyari yun? Sir, na-record po sa phone ni Sir Nathan yung confession ni Sir Gino. Si Nathan, eh, no? Ipin sa ipin na labanan. Kasi sila Gino naman nang nagsimula, kaya dapat sa kanila din matapos. Nako, mahirap pasukin yan. Kaya lang, sa kabilang banda, eh sila naman dapat ang magbayad dahil sila may kasalanan. Mm. Nako, anak, ang hirap ng sitwasyon. Ewan ko, napakarami ng banda na sinabi ko. Ano kaya? Kaya nga, Ma'am Shig, hindi ko na lang kinukulit si Nathan ko nung napag-usapan nila ng presidente. Kaya naman na niya siguro yun, no? Malaki na siya. Alam na niya kung anong gagawin. Sana nga. Ito. Eh, dagdagan mo pa kaya ng banda, eh, para maayos. At sa pang-apat na banda, ano kaya masasabi mo? Aba, sa isang banda, ang sarap ng adobo mo, Tepo. Yan yung pang-apat na banda. Ayan, panalo. Iba ka talaga, ate. Ay, mahirap talaga. Mm-hmm. Ang daming banda. Surprise! Ano yan? Gusto ko lang namin i-congratulate, Kuya. O, teka. Kinang-congratulate yun ako kanina sa pisina. Eh, siyempre, iba yung tayo lang. Tsaka ang daming tao kanina, tapos umalis ka pa bigla. Oh, salamat. Salamat sa suporta nyo. Alam ko, hindi nyo ako iniwan. At ngayon, natuloy-tuloy na ang pagkakit natin, babawi ako sa inyo. Sige, Kuya, gusto mo ng adobo? Baka nagugutom ka, eh... Ang dami nang kain mo nung isang gabi. Kanino galing? Hindi, natuwa lang naman si Nanay kasi nga nagustuhan mo yung luto niya. Tsaka congratulations siya. Tsaka kung di ba sinabi ko na sa inyo na ayoko pinag-uusapan siya dito sa bahay? Huwag niyo na siya isiksik sa buhay ko dahil wala siyang lugar dito. Liwanag? Bakit ka nagsalita, ha? Alam mo bang recorded? Ni-record niya yung lahat ng mga sinabi mo. Dad, I'm sorry. Hindi ko naman alam eh. Eh, feeling ko kasi at that time, kailangan ko magsabi ng totoo. I owe him the truth. Kasi, di ba binayaran niya lahat ng hospital bills ko eh. Naapektuhan na talaga yung utak mo. Paano na tayo ngayon? Mas lalong lumala ang sitwasyon natin. Alam mo ba? Sinabi ni Aida, yung presidente mismo humihingi ng ebidensya ng pananambutahe ng MTR-10. Ayan ang ebidensya. Yung confession mo, recorded. Hindi naman tatanggapin yung recording na yan dun sa korte. Si presidente ng Pilipinas binigay! Anything can happen. Malamang bukas, maglo-launch na yan ng investigation. Paano na? Bukas, o kaya makalawa, mapapaligiran na tayo ng mga pulis dito. Kaya dapat bukas na bukas, alis na tayo dito. Hindi pa ako nadi-discharge dito, Dad. Eh, malay mo, baka pakanalahat ni Nathan to. Ha? Baka gusto niyang ipahuli ka. Gusto niyang huwag makalabas dito. Kakausapin ko mga doktor mo. Bukas na bukas, alis tayo dito. Kukuha lang kita ng clearance sa baba, ah. Pumayag na yung mga doktor na ma-discharge ka. Sinabi ko lang na magpapa-check up ka na lang ulit dito. Pag-ayos ka na dyan. Pagbalik ko, alis na tayo. Dad, saan naman tayo pupunta? Hindi naman tayo pwede basa-basa na lang umalis dito, eh. Magtatago. Kahit saan. Basta. Dad, sukol na tayo. Hawak na nila yung ebidensya. Malamang ngayon, chine-check na nila yung accuracy ng recorded conversation namin. Malamang ngayon, sinisimula na nila yung pag-imbestiga. And what are you trying to say? Ah, sinasabi ko lang, Dad, mas mabuti para sa atin na sumuko na lang. Harapin na lang natin to. Kasi, di ba kahit saan naman tayo pumunta, hanapin din nila tayo. Haharapin ko na lang to. At habang maaga pa, makikita ko na yung legal options natin. No! Tuso yan si Nathan. Hindi yan papayag hanggat hindi nakakaganti sa atin. Huwag kang sasagot sa mga telepono, ha? Malay mo, baka narinig ni Nathan yan.
Gustong-gusto niya talaga makulong tayo eh. Trust me, Dad. Please. Hindi ka makukulong. Office? Yes. I have a confession to make. Pero meron lang ako isang bagay na hihilingin sa inyo. Huwag niyo lang itadama yung tatay ko. Wala siyang kasalanan.